Ang sabi po rito, anumang sabihin ng tao'y kanya.
Pamikaan, Kabanatang 18, Talatang 20 at 21. So, ayan po, napakaganda po. 22 to 21. Proverbs chapter 18, verse 20 to 21. Kaya magsasamin po talaga tayo sa talagang basa kita. Kasi pagka Tagalog minsan, hindi natin nakukuha. Pero pagka English naman, nabilis natin hanapin. Pero hindi naman sa lahat ng oras ay kailangan din naman po natin unawain ang lingwahe ng English. Kundi dapat ay masanay po tayo. Noong nakaraang araw ay pumunta po ako sa school. Kinating ko po yung aking apo sa pagkakuha ng wika. Sineselebrate po nila. Natutuwa po ako doon sa principal. Na ipinakikita niya talaga, pinaliliwanag niya talaga na kailangan ay ang mga Pilipino ay dapat na magsalita ng Tagalog. Dapat Pilipino salita. Pero, hinahaluan po niya ng English. Kaya sabi ko, hindi talaga maiwasan. Pero tama naman po siya. Na dapat talaga maging ang mga kabataan ay malin ang sarili natin wika. Kaya sabi nga niya, sabi ng principal, paano tayo makikilala na tayo ay mga Pilipino kung hindi tayo nagsasalita ng ating wika? Kahit tayo ay nasa ibang bansa, dapat gamitin mo ang wikang Pilipino sapagkat ipagmamalaki natin na tayo ay mga Pilipino. Tapos biglang nag-English siya. Nakakatawa naman. So, ayun, na-enjoy naman ang apo ko yung kanilang sayaw. Kaya yun po yung ating pag-uusapan sa umaga ito, ang patungkol po sa pananalita, deklarasyon. Mga magulang at kapatid, nung tayo po ay tumanggap sa ating Panginoong Jesus bilang Panginoon at sariling tagapagligtas ng ating mga buhay, ay nagkaroon po ito ng kapangyarihan sa buhay ng bawat isa sa atin. Kaya lalo na po tayo mga Kristiyano, sa bawat buka ng ating labi ay may kapangyarihan po ito. Pwede kaya nga, sabi ko nun, ang talian mo dito sa lupa ay tatalian sa langit. Spiritual po ito, ha? Ang lumanang pakawalan mo dito sa lupa ay pagkakawalan sa langit. So, ganun yung kapangyarihan ng Diyos na ipinagkaloob sa buhay ng bawat isang mananampalataya. Kaya, pakaingatan po natin ang bawat buka sapagkat dito raw sa dulo ng ating dila ang ating buhay at kamatayan. So, ipinaalam ni Solomon ang kahalagahan ng salita na ito ay nagbubunga ng mabuti. Kaya may mga pananalita na nakakapagpalakas ng kalooban. Di ba may mga time na parang nahihina ka na sa mga pagsubok na dinaranas mo. Madalas nasasaktan ka, di ba? Yung nararamdaman mo ay kakaiba. At meron ka ng panghihina na nararamdaman sa ating mga puso. Subalit ang sabi ng ganon, pakaingatan po natin. Sapagkat kung tayo po ay, kaya meron po tayong tinatawag na Saturday prayer meeting upang magpalakasan po muna tayo sa isa't isa. At ang sabi ay magpanalanginan po tayo sa isa't isa. So, ayan po, kaya ang sabi ni Solomon, kung ang salita ng isang tao ay mainamon, mabait, magiliw na nakakapagpasigla, siya ay makikinabang sa bunga nito. Ayan po, ang sabi, kung ang salita ng isang tao ay magiliw,
ibong niya ang malakas na ulan. Kaya, bali mamaya na yan, kapatid. Tuloy po tayo sa ating dahan-dahan lang ng hakbang sapagkat sa ulas. So, tuloy po tayo na po. Uulitin ko po, ha? Ipinaaalam ni Solomon ang kahalagahan ng salita na ito ay nagbubungan ng mabuti. So, paano natin masasabi na ang salita ay nagbubungan ng mabuti? Sapagkat kapag meron po tayong kausap na pinanghihinaan ng loob at nagiging kakwentuhan natin, nagiging kasharing po natin, sinishare natin sa kanya kung ano yung ating nararamdaman, kung ano yung ating nararanasan. At kapag yung ating kasharing na kapatid ay nakakapagsabi sa atin, nagbibigay sa atin ng kalakasan, so yung mga naririnig na natin sa kanya, yun yung nagbibigay ng kalakasan sa ating puso, sa ating spiritual. Yung encourage, na i-encourage po tayo sa kanyang mga sinasabi. Kaya nag-iibsan po yung ating sakit ng ating damdamin na ating nararamdaman po. Ang kanyang konsensya ay palayo sa kaguluhan at ang kanyang puso at isipan ay nagkaroon ng kapayapaan. So sa isang maayos na pananalita, nagkakaroon daw po ng kapayapaan ang ating puso at isipan. Hindi ko ba totoo naman po talaga na nagiging mapayapa ang ating puso kapag nakakarinig tayo ng mga pananalita na nagiging kalakasan po sa bawat isa sa atin. Base sa Kawikaan, dapat ingatang mabuti at bantayan ang bawat salita na lumalabas sa ating labi at maging mahinahon sa pagsasalita sapagkat naandyan ang buhay at kamatayan. So yan, nauunawaan po natin. Sa bawat buka ng ating labi, sa bawat pananalita natin, ang sabi ng Lord, kailangan maging mahinahon ka. Hindi yung basta rat-rat ka lang ng rat-rat ng mga sinasabi. Pag gusto mong bumuka yung bibig mo, talaga kung ano-ano lumalabas. So, ang sabi ng ganon ay kinakailangan mahinahon. Mahinahon po ang pananalita ng bawat isa. So, ang sabi po ng ganon, kung mahal mo ang mga salita mo, ay kakainin mo ang bunga nito sapagkat ang salita mo ang siyang hahatol sa iyo. Alam, naunawaan po natin, yung salita mo ang siyang hahatol sa iyo. Kaya mahirap pala. Mahirap basta humuka ang bibig na hindi natin pinag-iisipang mabuti. Kaya mahirap ang makasalibutan na walang Kristo sa kanilang puso, sa kanilang buhay. Kaya tingnan mo yung umubuka sa kanilang labi, yun yung nakikita sa kanilang buhay. Diba? Kasi nga nasa dulo ng ating dila ang ating buhay at kamatayan. So, una, sabi nga ron, ang kahulugan ng buhay at kamatayan ay nasa iyong dila. Tandaan po natin na ang kahulugan na ating buhay at kamatayan ay nasa ating dila. Kaya pakaingatan po natin mga magulang at kapatid. Hindi, yung basta mo lang gustong magbibaw ng salita, minsan may mga nakakarinig na nasasaktan natin sa bigla ang pananalita na hindi natin alam. So sabing ganon, may bunga yan. At ikaw ang mag-aani yan. Ikaw yung magdadala niyan. Ang sabi po, number one, ang lumalabas sa bibig, ang siyang nagpaparuwi. So, doon po sa Matthew chapter 15, verse 11, ay ang sinari po nito, pero ito lang yung verse na kinuha ko. Sapagkat ito yung pinaliwanag ni Jesus. Sagot ni Jesus sa mga Pariseo,
sa mga Saduceo kasi pinabantayan po sila eh. Dumating po sila sa isang lugar na kumakain po sila at yung kanyang mga alagad ay hindi po namugas ng kamay. Ito po ay basta na lang kumain. So, ang sabi ng mga Saduceo kay Jesus, bakit ang inyong mga alagad ay hindi sumusunod sa kinaugalian, sa matandang kinaugalian? Kaya pala, nagtataka tayo, di ba? Bago tayo kumain, talagang naghuhugas tayo ng kamay. Since sa totoo lang, ito naman talaga ay nakaugalian natin. Ako nung bata pa ako, namulat ako na pagkakain kami, lahat kami ay naghuhugas ng kamay. Siyempre, iniisip ko lang, nasa isipan ko lang nun eh, bago yung kamay mo, kung saan ka humawa. Kaya siguro nauso din yung kutsara at tinilong. Diba? Para marumi man yung kamay mo, ay meron kang pwedeng gamitin kahit hindi ka maghugas ng kamay. Ang iniisip kasi nitong mga nagtatanong kay Jesus na bakit hindi sila sumusunod sa kinaugalian, ang iniisip nila na kapag kumain ka at ang kamay mo ay hindi nakapaghugas, ito ay makakain mo ay marumi. Nakuha po natin. Kaya pagdating sa verse 11, ito po yung sagot ng Panginoong Jesus. Ang marumi ay hindi yung ipinapasok sa bibig, kundi yung lumalabas. Yun yung sinasabi niya eh. Hindi nga ang pumapasok sa bibig ng tao, kundi ang lumalabas ang nakakapagparumi sa kanya sa mata ng Diyos. Diba kasi masyado tayong mabugusisin o mga panahon? Kasi yung kinakulan, meron pa nga doon sa mga susunod na verses eh. Eh bakit hindi nyo rin naman sinusunod ang sinasabi ng katuluan? Diba pag pinasa niyo po yung verse 15, makikita po ninyo doon. So pangalawa, ang mag-ingat, magsalita ay nag-iingat na kanyang buhay. Ayan, akala natin ganun-ganun lang, no? Kapag maingat ka magsalita, ito ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ang sabi sa Kawikaan o Proverbs chapter 13 verse 3, ang maingat magsalita ay nag-iingat ng kanyang buhay. Ngunit ang may matabil na dilay nasasadlak sa kapahamakan. Bakit? May matabil na dila ay nasasadlak sa kapahamakan. Yung bang minsan po kasi, lalo na sa sanlibutan eh, tingnan natin sa sanlibutan. Kapag ka mayroong magbabarkada, tapos nakukwentuhan sila, pag nakakukwentuhan, nakakapagsalita ng hindi maganda, di ba? Nagkakaroon ng biruan. So hanggang sa nasaktan yung kanyang yung nakarinig, yung kanyang kaibigan, so, nagpapanuntunan. Nakuha nyo? Kasi nasasaktan. Sige, dito tayo sa Krisyan. Sa totoo lang, sa ating mga Krisyano, meron pa po ito eh. Yung bang magkakasama sa loob ng isang church, pero hindi niya iniisip na minsan sumusobra yung salitang binibigkas niya, binibitawan niya, tapos kung makapuna pa sa kanyang kapatid, ilan na lang. Kaya bakit merong mga time na may mga nagtatampo? Kaya lagi kong habilin pagdating po dito, maging mature na po tayo. Kung may narinig ka na salita na hindi maganda sa isang kapatid, sabi nga, open rebuke is better than speak up. Kausapin mo siya, hindi yun ang dahilan para umalis ka sa church. Kung nakarinig ka ng hindi maganda sa kanya, nasaktan ka, eh ang tagal-tagal na natin magkakasama, ilang taon na tayo magkakasama, mas kilala mo siya, kagaya niya ang kapitbahay, kung talagang madaldal siya, malay mo, ikaw pala yung gagamitin ng Diyos para mabago yung pananalita niya. Diba? Kaya pag narinig mo yon, dalhin mo siya sa isang tabi na kayong dalawa lang. Kapatid, sa susunod, mag-pray mo ka. Kapag nga, diba ang sasakyan niya? Kapag ka ang sasakyan ay tuloy-tuloy ang tatlo, mababanggayan, madidisgrasya ka. So, anong gagawin ang sasakyan para matigil yan?
gagamitin mo ang brain mo. Ganon din ang ating labi. Ganon din ang ating bila. Gagamitin mo rin naman ang pagpili nito. So, mapabago po yan sa pamamagitan ng kapangyarihan ng Espiritu ng Diyos na nasa buhay ng bawat isa. Kaya bilang tayo ay mga Kristiyano, bilang tayo ay mga anak ng Diyos, pakaingatan. Kaya lagi natin pinapaalalahanan. Pakaingatan natin ang bawat buka ng ating labi. Lalo na sa ating mga nanay, minsan kumakaratrat tayo, di ba? Totoo naman po yun. Minsan naman sa tatay, kumakaratrat din naman, lalo na sa mga anak. O di ba? Kaya minsan nagsasaway ako, tigilan mo na nga yan. Huwag ka kung sasasalita, pakinggan mo na lang. Kasi pag nag-autagsalita ka ng hindi maganda, hindi mo alam, nakakasakit ka. So ang sabi pa nga eh, lististik. Sa mainaw, tigil mo. Kaya ka diba yung pinag-aralan natin yung nakaraan? May panahon ng pagsasalita, may panahon ng pananahimik. Nakaraang araw, yung panganay ko, sinabi niya ko, nagsasalita, may tanong siya. Dahil sinasabi ko, nagkira pa rin niya maiintindihan. Sabi ko, teka muna, may panahon ng pagsasalita, may panahon ng pagtahimik. So, nagtanong ka, ako muna ang pagsalita, ikot manahimik ka para maintindihan mo kung anong sinasabi ko. Diba? So, ayun, natahimik siya. O saka ako nagsalita. Anong magsalita ko? Naintindihan niya. O tigil naman ako. Tapos na ako. Sige, ikaw na magsalita. Ano ang gusto mong sabihin? Masarap pala yung ganun sa pamilya. Kasi nagkakaintindihan kayo. Hindi yung pagdaldal niya. Dadaldal ka rin. So, hindi kayo ngayon magkakaintindihan. Kaya nagkakagulo. Nakuha po natin. So, dapat kontrolin ang ating mga labi. Kontrolin ang ating mga pangatlo, sa iisang bibig, lumalabas ang pagpupuri at pag-aalaman. Yun, nakakalungkot. Pag tayo ay nananalangin, bibig natin ang ginagamit. Tapos, nakakaroon tayo ng pisay. Yung pagnanasa. Masyado tayong nagnanasa sa Diyos na yung ating mga panalangin ay dapat matulungin ng Panginoon. Pero yung pinupuri mong bibig na yun, yun yung ipinubigyan mo sa mga anak mo, sa asawa mo, sa kapitbahay mo, sa kaibigan mo. Diba? So sa palagay natin, nagiging talugulugod kaya sa Diyos. Yun ang mga maliliit na pagkakamali na hindi natin. Yun yung mga maliliit na pagkakamali. Kapag ka ang labi mo ay ginagamit mo sa pagpupuri sa Diyos, kasi alam nyo, kahit hindi ka sumilitin, nagpupuri ka din sa Diyos. Pag ikaw ay lumulog sa Panginoon at ikaw ay nananalangin, umaawit ka rin. Sa totoo lang po, umaawit po tayo. At pag tayo ay nagbahagi ng salita ng Diyos sa ating kapwa, isa yun sa pagpupuri natin sa Diyos. Huwag mong hayaan na kontrolin ng kaaway yung dila mo at magamit ng tsablo yung dila mo sa pamamagitan ng mga salitang hindi angko na lumalabas sa ating mga labi. Itigil na. Kumbaga, bigyan na natin ang buwang. Kaya tayo mga Kristiyano, habang nandito tayo sa mundo, bakit kailangan natin pag-aralan ang Biblia? Ay upang malaman natin kung ano yung mga karakter, yung ating mga pag-uugali na nararapat sa harapan ng Diyos. Kaya tingnan natin, marami po sa atin nagkukulang. Marami po sa atin nagkakamali. Lalo na sa sanglibutan, yung sinasabi nilang pagmumura, sinasabi nila, mga katwiran nila, bunga ng kanilang nila. Hindi mo yung pag sinabing bunga ng nila mo, yun talaga nasa puso mo. Kaya ang nagpaparumi ay hindi yung pumapasok kundi yung lumalabas. Hindi natin alam yun na yung pala ay pagkakamali na sa harapan ng ating Diyos. Ang sabi sa aklat ng Santiago, kaya meron siyang babala
binababalaan po tayo na mag-ingat sa pananalita. Sabi lang sa Tiago chapter 3 verse 10, James chapter 3 verse 10, sa iisang bibig nanggagaling ang pagpupurit, pag-aalimura. Hindi ito dapat mangyari, mga kapatid. Kaya i-preserve mo yung bibig mo para sa Diyos. Kaya kanilika ng Diyos na kumplito. Sapagkat ang bawat bahagi niyan ay may pagkagamitan para sa Diyos. Gagamitin ang Diyosyan. Kaya kailangan buong natin, maghari ka sa buhay ko, sa puso ko. Totoo po yan, kasi kapag idinidikta na natin sa ating buhay na ang Diyos ang dapat na maghari sa buhay natin, hindi na tayo mapapakinggan ng pag-aalimura, hindi na tayo mapapakinggan ng pambubulyaw, hindi na tayo mapapakinggan ng pagmumura. Pinaka-cubicle na uupo doon yung testigo.
Kapag ka ikaw ang kumplena, hindi na ikaw ang pag naisampa na sa korte, hindi ka na kumplena. Ang mailalagay na yan, people of the Philippines versus. At ikaw na kumplena, lalabas ka na lang bilang witness. So bakit ko po sinasabi sa inyo? Sapagkat ang sabi ng Biblia, maaari kang hatulan at palayain sa lumalabas na iyong bibig sapagkat sasalaysay mo sila babasa. Lalo na ang judge. Bukod doon sa mga papel na isinampawang demanda, alalahanin mo lagi na kung ano yung sinabi mo doon sa demanda mo, yun din yung lalabas sa bibig mo. Sapagkat kahit ikaw ang kumplenan, kung mali ang sinasabi mo base sa demanda mo, mapapawalang visa ang iyong akaso na isinampa. Kaya nga, di ba, dapat pag-aralan mo yun ng mabuti. Kung ang korte, ang sanlibutan ay meron ganyang proseso, may ganong proseso rin higit sa kalangitan. Kaya pinaniintulutan ng Diyos na mamuhay tayo sa mundo ito ng malaya. Hindi naman tayo nilikha ng Diyos na parang umubot, na disuse, na kung saan niya gusto, hindi, malaya ka. Ngayon, ikaw ang magpapasya. Ikaw ang magdedesisyon. Kaya nga, di ba, ang sabi ni Josue, mamili kayo, ang sabi niya sa mga Israelita. Ngayon, mamili kayo kung sino ang inyong sasambahin. Kung ang sasambahin niyo ay mga Diyos, Diyos sana inyong mga ninuno, o ang Diyos na si Yahweh na naglabas sa inyo sa Ehipto mula sa pagkaalipin. Subalit, ako at ang aking sambayan ay kay Yahweh maglilingkod. Kaya naging matagumpay ang buhay ni Josue. So ilan sa ating mga Kristiyano ang magdideklara ng buhay? Ilan sa ating mga Kristiyano ang magdideklara na hindi lamang ako ang maglilingkod sa Diyos, kundi maging ang aking sambayan ay dinideklara ko, idinadaan ko sa aking mga panalangin na maging sinaman ang aking mga anak, ang aking mga apo ay sa Diyos lamang maglilingkod. Kung ginawa kong hari sa puso at sa buhay ko si Kristo, dinideklara ko na sa pamilya ko ay ganun din ang mangyayari. Si Kristo Jesus din ang maghahari sa kanilang puso at sa kanilang buhay. Sapagkat sa huling panahon, ang sabi ng Biblia, hahatulan ng tao ayon sa kanyang mga ginawa, ayon sa kanyang mga sinabi. Kaya kailangan po natin gamitin ang mga pananalita na kung saan ay makakapag-encourage sa bawat isa sa atin na itinataas ang pangalan ng ating Diyos na buhay. Hindi lamang sa bibig, kundi maging sa ating mga buhay. Kaya tatandaan po natin napakahalaga po ng ating mga pananalita na dapat pakaingatan. Dapat bigyan natin ang puwang sa ating mga buhay. Tingnan po natin, kung tayo ay nagsasalita ng tama at ako, nagdadala ito ng kagalakan. Tawa natin. Nagdadala ito ng kagalakan at kapayapaan sa puso at buhay ng bawat isang pamilya. Nawa, maging katulad po tayo ni Josue. Hindi man natin makuha yung ginawa ni Josue, yung tindi ng kapangyarihan na sa bawat salita ni Josue ay kumikilos maging buwan at ang bituin. Diba? Maging buwan at ang bituin ay kumihinto. Araw, ang buwan at ang araw ay humihinto. Ang sabi nga, tumingkong kabuwan sa lambak ng gabaon. Tumingin kabuwan sa lambak ng alipin. Diba? Pero tumitingin, bakit sinusunod ni Yahweh, sinusunod na Diyos? Yung deklarasyon mo siya, kagaya ngayon, ikaw ay may sakit ka,
komplikasyon. So para maiwasan, ano ba ang dapat mong gawin? Gamitin mo yung kalungkungan ng Diyos. Di mo ba? Kasi sa totoo lang, ang Diyos ay gumagawa ng hindi mo lang. Gagawa, hindi mo lang talaga ang Diyos. Sapagkat ito ay karanasan na po ng bawat isa sa atin. Kaya sa umagang ito, bigyan natin ang pagkakataon ang ating mga sarili na i-deklara po natin sa Diyos ang buhay na walang hanggan. I-deklara natin sa Diyos ang karakasan. I-deklara natin sa Diyos ang kagalingan. I-deklara natin sa Diyos ang blessing, ang pagpapala. Diba ang kalusugan at kalakasan yung lagi ang i-deklara natin sa Diyos. Ang kapayapaan at katiwasayan ng pamumuhay ng pamilya, i-deklara po natin sa Diyos siya at ipagkakaloob ng Diyos siya sa buhay ng bawat isa sa atin. Tayo po lahat ay tumayo. Muli po tayo umawit sa Panginoon. Yung first day na po natin. Sige po. Gawin po natin panalangin ang awit na ito. Thank you.
give you the highest praise and worship, all the adoration, O God. Sa'yo lamang po ang papuri, pasasalamat kami. Yes, O God. Yes, O God. Patuloy po namin hinahangad ang presensya mo sa aming mga buhay. Salamat na dahil sa kamatayan mo sa krus ay pinalaya mo po ang bawat isa sa amin. Pinalaya mo kami sa lahat ng huli na sakit. Pinalaya mo na kami sa lahat ng huli na kahirapan na sakit. Pinalaya mo kami, O Diyos, sa iba't ibang huli ng mga pag-ugali na hindi na ayon sa iyong kalooban. Ang kalayaan ito ay sa iyo lamang namin matatagpuan. Hayaan mo, aming Ama, na patuloy na makita sa aming mga buhay ang tunay na paghahari mo. Manatili sa aming mga buhay ang presensya mo. Na sa bawat pagtulog namin sa iyo, ikaw ang siyang natataas. Ikaw ang siyang naluluwalhati sa puso at buhay ng kawansin. Hindi man namin kayang tapatan ang sakripisyo ng Panginoon sa Kristo. Subalit ang hinahangad lamang po ng bawat isa sa amin ay mabago ang aming mga buhay. Matagpuan po namin ang tunay na kapangyarihan. Matagpuan po namin, O Diyos, ang tunay na paghahari sa buhay ng bawat isa. Patuloy namin hinahangad na ikaw ay mapagpunyahan. Patuloy namin hinahangad na mapaglingkuran ka, O Diyos. Kaya ikaw ang may kapangyarihan na magbago ng aming mga puso. Ikaw ang may kapangyarihan na magbago ng aming mga buhay. Sapagkat kung ikaw ang tunay na naghahari sa buhay ng bawat isa, sa bawat lalabas ng aming mga bibig, ng aming mga labi, ay patuloy itong nakakapagpapuyo sa iyong dakilang pangalan. Ama, salamat sa umagang ito. Bendisyonan mo po ang mga salita mo. Itingnan mo po sa puso ng bawat isa. Siluhan mo sa kanilang mga puso at buhay. Gamitin mo ang mga salitang ito upang magkaroon ng malakas ang kapangyarihan na kukontrol sa aming mga labi, na kukontrol sa aming mga dila, upang sa bawat mga nito ay pawang kapulihan mo lamang at makakapagbigay na kalakasan sa bawat isang nakakapangyarihan. Salamat na ang kapayapaan sa puso at buhay ng bawat isa ay patuloy mo pong itadaloy at ipagkakaloob maging sa kanilang pamilya at sa bayan. Banal na Espiritu, maraming salamat sa iyong presensya. Maraming salamat sa pagsama mo sa buhay ng bawat isa. Patuloy ka namin pupulihin, patuloy ka namin sasabihin. Ito po ang aming sumutalangin sa pangalan ni Jesus. Amen. Amen. Thank you.